Ito din yung kaibahan ng Honda Click. Yung panel nito matibay, hindi gaya sa Click na madaling mag-moist. You're watching Dude Scooter Motovlog. Mga paps, magandang gabi. Naka EDV 150 tayo ngayon. Gawan lang natin ng quick review yung EDV, mga paps. My first impression nung first pag-drive ko nito, mga paps, nanibago ako sa handling, tapos yung smoothness niya. Kung i-compare natin siya sa Honda Click 150 sa handling, pagdating sa handling di hamak, mas maganda ito, mga paps. Napaka smooth ng handling niya. Madali naman siyang iliko. Kahit malaki siya, pero madali siyang iliko. Napansin ko sa kanya, mga paps, yung acceleration niya smooth din naman, pero nanibago lang siguro ako dahil yung motor natin kargado. Susubukan natin ngayon kung ilang segundo yung 0 to 100. Tapos try natin mamaya yung top speed niya pag nagkataon na walang mga sasakyan. So ito ngayon, kung saan tayo nagtatry ng 0 to 100, dito pa din tayo magtatry sa EDV. 0 to 100. Kuha natin ang konti. Total ng running niya is nasa 569 kilometers pa yung total distance ng nabiyahe nito. Smooth siya, mga paps. Maganda masyado yung handling niya. Para siyang Inmax 155, mga paps, na na-drive ko dati. Ganito ka-smooth yung Inmax. Napakaganda talaga, mga paps, ng EDV 150. Maganda yung handling niya. Shoutout nga pala sa may-ari ng EDV 150 nito, mga paps. Sa cousin ko na si Cedric David. Oh, napaka ano ng handling. Maganda yung handling, mga paps. Try natin mamaya yung top speed nito, mga paps. Wala pang napalitan nito, mga paps. Yung gulong, yung panggilid, yung makina, full stock pa talaga to lahat. Wala pang nagalaw dito. Pati side mirror, stock pa din. Subukan natin ito mamaya kung ilan lang yung top speed na maabot natin. Maganda siya, mga paps, kasi may ano siya, may built-in na siya na hazard. Ayan, o. Oh. Yung hazard niya. Tapos, itong ano naman, itong windshield naman, pwede niyo itong ibaba, pwede niyo itong itaas. Adjustable siya, mga paps. Sinadya ko talaga na gabi ako mag-review nito.
nito mga paps para matry natin yung speed nito, yung acceleration niya. Maganda din naman, pang ano lang to, pang chill ride, maganda to sa long ride, sobrang relax niya gamitin, maganda to sa long ride. Try natin yung sagad dito mga paps. Hindi na tayo mag-stop, bali diretso na natin to kung ilan yung sagad. Sagad pa yon pero bitin na sa daanan. Doon pala sa daanan na yon, doon tayo nagtatry sa click natin nung 0-130. Siguro kung may daanan pa na straight, mga abot siguro to ng 115. Same lang makina nito mga paps sa Honda Click 150. Yung Honda Click 150, Honda PCX 150, at saka EDB 150, parehas lang mga makina niyan. 57.3 mm. Yung stroke naman 57.8 yata. Basta nasa ganun lang yung size ng engine na to mga paps. Isa pa pala mga paps sa mga napansin ko dito sa EDB 150, yung smoothness niya pagdating sa rough road. Kahit may mga ano yung daanan, kahit malubak yung daanan, maganda yung suspension niya. Sobrang perfect yung suspension niya. Napakaganda at napakaswami ng suspension nito mga paps. Perfect talaga tong motor na to. Pwede sa city driving, pwede sa mga off-road. Napakaganda niyang dalhin. May kaibahan ito mga paps ng keyless sa Honda Click 150 at saka sa EDB 150. Papakita ko sa inyo ngayon. Ito kasi sa EDB mga paps, yung keyless niya. Ganito yan. Sa Honda Click 150 kasi pag nagpa-under tayo ng motor na diretsuhan lang, post start lang tayo, tapos nag-blink yung key dito na signal, tapos diretso tayo on. Dito naman sa EDV 150 iba. Awag dito. Post natin yung keyless dito. Ganyan. Tapos nagkulay blue siya at saka dito, nakita nyo dito yung key signal, tapos on. Tapos ito pa mga paps, dapat itong left side lang yung pihitin nyo, squeeze nyo yung left side tapos start. Kasi kanina hindi talaga ito umandar kasi ganito yung ginawa ko. Nag-una siya tapos pati yung right side ginanon ko tapos left side. Hindi siya mag-start mga paps. Nagtataka talaga ako bakit ayaw mag-start. Ginawa ko na lahat dito sa remote.
dito sa remote, ginawa ko na lahat pero ayaw pa rin mag-start. Tapos tinatry ko naman yung ano, yung ito, yung isa lang, ayaw pa din. So ang gagawin nyo dito, pag napihit nyo to, yung right side, pag nagalaw nyo, pag start, dapat ang gawin nyo, hindi na yan mag-start talaga, dapat i-off, turn off nyo lang. Tapos yung left side lang, yung apply nyo ng brake, tapos push start. Ayan, nag-andar na siya. So ganun yung kaibahan ng Honda Click at saka EDB150. At ito pa mga paps, nung napansin ko sa EDB150, pag nag-apply ka ng center stand, pag nag-stop ka tapos nag-center stand ka, mas madali mo siyang i-center stand, mas magaan siya. Kasi may spring yata dito sa ilalim ng center stand para mas smooth lang siya i-apply ng center stand pag ganun lang. Oh. Kunting apply lang dito, yun, napaka-basic. Hindi gaya sa Click na kailangan mo pang ubusin yung lakas mo. Maganda yung panel niya, medyo may distansya siya compared doon sa Click natin na parang dito lang yata yung ano ng Click. Hala, come on! Mga subscribers natin. Maganda siya igataw mga paps. Sobrang ganda yung maniho mga paps ng Honda EDV. Napaka-relax. Napaka-smooth. Sarap ito mga paps. Lagyan ng 59mm. Para yung alis talaga, ma-feel mo talaga na sobrang dali abutin ng 100 to 120, 140. Kahit 59mm lang to. Maganda na to kargahan kahit 59mm lang. Sa mga naka-EDV dyan, ang plano na magkarga, 59mm lang. Pwede na. Yung same sa gamit namin 59 na galing kay GR Barnedo ng Outside Racing. Tested na kasi yung mga 59 eh. Same sa gamit namin. Walwalan man or daily use or pang long ride. Pwede. Yung mga humps ng mga bridge, hindi ko na kailangan i-ano eh. Sobrang lupit nitong EDB150. Saka yung brake niya mga paps, sobrang ganda ng brake kumapit. Saka yung front nito mga paps, naka-abs na. Tapos yung rear nito, naka-drum brake na. Ang ganda yung kapit niya.
sinasabi kong pwede nyo i-adjust mga paps. Pwede nyo itong ibaba. Hilain nyo lang palabas ng ganon. Tapos pwede nang ibaba. Ganon. Yun. Balik natin sa normal. Yan. Ganyan siya ka-astig. Sa looks pa lang makikita mo na. Ito yung signature looks ng EDV. Yan. Parang may halong ano siya, may halong looks ng Airblade 150. Yung shock niya mga paps, maganda din yung shock. Ito yung nagdala sa Airblade mga paps, sobrang ganda ng suspension niya kahit nasa rough road ka, smooth pa din siya. Yung rear brake niya mga paps, drum na. Yung gulong niya, yung size ng gulong niya 130x70x13. Tapos yung sa front naman 110x80x14.